pakore. Okay. Okay, tingla tayo, guys. This one is for you. Natasha TV! And now, moving on, kasi balita ko, meron tayong mga products dito ngayon na i-discuss sa atin ni Sir Rolly and Miss Beth. O yun, i-discuss natin. Saan po natin sisimulan, Sir Rolly? Palagay ko, pag-usapan mo natin itong PreProBio Vita C. Kasi ito yung common na pinag-uusapan ngayon eh. Yung vitamin C. Why take vitamin C? Kung ang fundamentals kasi ng product na vitamin C or itong molecule ng vitamin C is that hindi talaga siya antiviral. Basically, ang tinatrabaho ng vitamin C is to increase your immune system sa secondary na infection na nagawa ng viruses. Katulad ng pag tinamaan ka ng virus, nagkaroon ka ng sipon, ang sipon ang kinikater niya. Ang tinatrabaho niya, hindi yung virus per se. So, kung titignan mo dito sa composition ng ating vitamin C, meron tayong dalawang uri ng vitamin C sa ating bansa. We have the drug type and the food type. Dito, merong ruling na ito. Itong ruling natin na once you take 500 milligram, ang kaya lang talagang i-absorb ng katawan is 20%. So, if you drink 500 milligram, 100 milligram lang ang kayang i-absorb na yung katawan. Ang tanong ko doon, saan pupunta ang 400? Yes. Magandang katanungan yun eh. Yes. So, anything that is more than sa requirement ay hindi useful. It's useless. Bakit sa atin 100 milligram lang plus may probiotic? Ang probiotic, siya yung magkakandak ng enzymatic absorption. 100%. Kasi siya yung uutusan ng katawan natin na anong kailangan ko. Sabi ng katawan natin, ayon sa una nating explanation, yun lang din ibibigay ng ating probiotic. So that is why ganun lang siya. Why it is very important ang probiotic? Dahil ang probiotic nag-a-act dito as enzymatic absorber. So ma-absorb niya 100% yung 100 milligram. You don't need more, you don't need less. So kumbaga po, dahil meron siyang probiotic, mas nagiging matalab. Yeah, matalab siya. 100%. Yeah. Mas makuha mo ang pinaka total absorption. You don't need 200 milligram. You don't need. Kasi as the required daily allowance. 100. Is 100 lang. Okay. And anything excess ay useless niya siya, kaya iihi mo lang naman siya. Kasi, these are water-soluble. We call it water-soluble vitamin. Sayang lang siya. Itong vitamin C natin, may dalawang uri. We have this natural and synthetic and synthesized vitamin C. Ang kagandahan ng ating probiotic is converting the synthesized one to natural one. Ibabalik niya. Siya lang may capacity to convert it back. Ganun po kagaling yung probiotic. Ganun kagaling ang probiotic. Kasi kung anong kailangan ng katawan natin, yun lang ibibigay niya. At naging host-friendly siya. At all costs, proteksyonan niya ang iyong katawan. Yes. Okay, so ito na nga, si PreProBio Vita C. Ayan. So ito ay mayroong 10 billion lactobacillus at nagpo-promote ng digestive health and stronger immunity. Yeah, sobrang daming benefits na na-discuss kanina ni Sir Roy. Yeah. At super mura po nito kasi for 30 capsules, guys, may double defense ka na for only 245 pesos. Wow, yeah. So mura na, effective. Yeah. Ganun malupit. And now, we will proceed with our next product, the Zinc Plus. So Sir Roy? Ito, uso to ngayon ha. Uso din ito ngayon. Zinc, di ba? Yes. Pag sinabing may vitamin C ka dyan, ay, wala namang zinc yan. Di ba, kadalasan gano'n, no? Sabi na, zinc and vitamin C are effective. Well, kung pag-usapan natin ang vitamin C, guys, is for the secondary effect ng virus. Pero ang primary talaga na kumukontra sa virus, antiviral, na meron siyang capacity to topple down ng viruses is the zinc. Totoo po yun. Kasi yun talaga ay character ng zinc.
nasisirain niya ang replication capacity ng isang virus. Especially yung RNA viruses na yung pinag-usapan natin ngayon na sakit na ito. So, by the way, ang hindi alam na natin ay may dalawang uri ang zinc sa market. Dalawang uri. Dalawa pala. Dalawa. Yes. Ano, yung zinc lang. Pag sinabi, akala lang, no? Akala lang natin, no? Akala lang, zinc lang. Zinc, ay, okay na yan. Hindi lahat ng zinc ay okay. Okay siya for specific purpose. For antiviral purposes, meron tayong dalawang uri. We have the Lavile, tama ba, Beth? Yes, sir. And the other one, what is that? The ionophore zinc. Okay, the ionophore zinc. Ito naman, enzymatic zinc ang ginamit natin. Mas very natural. This zinc, yung Lavile zinc, yun yung mga zinc na nalutang-lutang lang sa dugo natin pag ininom natin. So, wala siyang target. Ito namang enzymatic zinc natin, may target siya specific. Kaya niya papasukin ang zinc through enzymatic action doon sa cellular level natin. Paano po pag sinabing enzymatic action? Yung zinc kasi, hindi siya kayang pumasok sa cell natin kasi may charges ang zinc. Okay. Kasi na, zinc, Zn plus 2. Itong 2 ion niya, ito yung magre-repel na instead makapasok siya doon sa cell, isisipain siya ng cell. Kasi may charge eh. May kuryente. Ayoko sa'yo, may kuryente ka. May friction. May friction siya, no? Ayoko, kasi nakukuryente ako eh. Di ba? Ang ginagawa ng enzyme, iko-cover siya. So, itong enzyme kasi na ito, may mga enzyme na naka-oil-based sa'yo. Pag naka-seal siya, nagkaroon siya ng covering, ng insulator, hindi siya ma-detect ng cell mo na meron siyang charge. Kaya nakakapasok siya. So, baga para siyang electrical tape? Oo, para siyang electrical tape. Oo, isipin, no? Yeah! Hindi ka makukuryente, di ba? Meron kang protection. Tama. Hindi lang ito para sa antiviral, dahil lang nga naman uso itong antiviral na ito ngayon. Pero kailangan din siya sa replication ng ating mga cell para maging healthy ang katawan natin. At the same time, marami siyang trabaho para din sa pag ikaw na sugatan, mabilis kang magkakaroon ng paghilom sa ating mga sugat. So that is our zinc, prebiotic, and probiotic. Super thank you po, Sir Rolly. So again, guys, meron po tayong PreProBio Zinc Plus na merong 6 billion lactobacillus. Ay ito rin po ay hashtag essential dahil ang zinc ay essential mineral na tumutulong para mapanatiling healthy and strong ang ating immune system. Napaka-amazing! Wow! Buti na lang talaga merong ganito sa Natasha. Dahil sa panahon ngayon, usong-uso na talaga lahat ng supplements may zinc. Yeah. Yes, at balita ko, mura lang ito ha. For 345 pesos, meron ka ng 30 capsules na siyang magbibigay sa'yo ng extra immune support. Diba? Amazing! Amazing! Diba? 345 pesos lang, eh, good for 1 month na. Yes. So, sobrang amazing. Amazing. Word of the day, amazing. Yeah. Pero hindi pa dyan nagtatapos sa mga surprises na pabaon sa atin na Sir Roddy and Miss Beth. Yep. Sige po, balita ko meron pang isa. At yun ay... this one. Tentara na. Okay. Po. So, Unmucil. Unmucil Advance. What is Unmucil? Basically, oh, parang pagkain, no? Parang Almusal. Oh, di ba? Almus. What is Almusal? Yes, kasi narinig ko, super daming benefits nito. Yeah. Yes. Actually, ang ORAC value ng Almusal natin is too high. So, can you give us insight about ORAC, Beth? ORAC. Okay. Ang Almucil, ay since ito ay antioxidant, it ay meron siyang ORAC value. ORAC is oxygen radical absorbance capacity. Yan. So okay. Yun siya. Yun yung antioxidant capacity niya. Okay. So what is antioxidant? Ito yung mga specific biomolecules na given na plant. Plant, no? It's either plant, it's either leaves, it's either fruit. Na siya yung kumokontrol ng pagdami ng cancer cell. Okay? So, hindi lang doon ang kanyang specificity, ang kanyang kakayanan.
kundi marami din siyang mga specific vitamins and minerals na involved. However, hindi natin magagamit ito without the presence of the converters. The converters here are the probiotics. Okay? So, pag sinabi mong vitamins, siya yung nagsesynthesize. That means, siya yung nag-aggregate na papataisin niya ang capacity ng isang specific vitamin for absorption is the prebiotic. Yes. Ang magdadigest ng specific na mga nutrients are the probiotics. Okay? Ang mag-assimilate naman ng mga minerals niya is the na nutrients is the prebiotics. Assimilate means para ma-accept ng katawan natin yung mga minerals. Kasi may mga minerals kasi dyan, sobrang lalaki. Ang trabaho naman ng probiotic, paliitin niya ang molecule na yun. Okay? Yun po ang kagandahan nito. Basically, this is designed for help, support the immune system to provide specific anti of anything that is not useful to our body. So, for example, nagkaroon ka ng sugar problem, isa sa kanyang trabaho is yung biomarker na yon ay magproproduce ng probiotic, idadigest ng probiotic, i-absorb ng katawan at i-increase niya, magiging help siya para magproduce ang ating pancreas ng maayos na insulin. Isa yan sa ating mga produkto. Other one, alam niyo ba na ang ito mga cancer cell ay kaya hindi na didetect ng ating katawan? Ay kaya niyang mag-mimic ng maging good cell siya. Imi-mimic niya. Kukopyahin niya. Hindi siya na-detect. So, may dalawa ang trabaho dito, ang ating biomarkers. It's either maging inhibitor siya, i-inhibit niya na masira or i-repair niya yung cancer cell. Tutulungan niya ang katawan mo na mag-repair siya ng cancer cell. This is always a help. The other one is apoptosis. Pag nakita niya na sira na talaga yung cell mo, papasabugin na niya. Para hindi na siya kumalat at manghawa. So, that is the characteristic of this. A help for inhibition at the same time for apostatic. Oh. So, yun ang kagandahan ng ating produkto. Meron talaga itong mga tinatawag natin na specific biomarkers. Okay? So, ang magtatrabaho na dyan, specific na milligram or dosaging are the probiotics. So, kumbaga, nagsisilbi talaga siyang parang pang-prevent sa mga further damages sa katawan. So, kumbaga, talagang binubus niya yung immunity rin natin. Yeah. Amucel Advanced Plus. In addition pala dito, may characteristic kasi yung ibang cancer cell na ma-withstand niya yung radiation therapy or chemotherapy. Magiging resistant. Yes. Ang trabaho nito, tatanggalin niya yung resistance. Wow. Di ba? Tatanggalin niya, parang babalatan ka niya. Akala mo, resistance ka. Babalatan ka na. Amyasil ako. Di ba? Yun ang kagandahan dito. It's a help. Always a help. Okay? It's a help. Yes. Sobra. Pero tanong ko lang po, Sir Rolly, safe po ba na inumin sila every day? Yeah. Because of the presence of the probiotic. Okay? Sila yung naglalagay ng enzyme na even yung toxicity level ng ating iniinom. Kasi tama lang ito na dosaging toward conversion eh. So, i-convert ng microbes according to sa purpose ng bawat biomarkers. So, at napansin ko rin po eh, no? Color green kasi itong Anusal Advance. Mm. Bakit po green at ano po itong nandito? Yung image ko na ito. It's a guyabano. Guyabano. Soursop. Yeah. Okay. Bakit po nagkaroon ng guyabano dito sa atin? Yung active, bioactive kasi niya is from guyabano. Extracted from guyabano siya. Say, rich po ba in pro or prebiotics po ang guyabano? Ang guyabano, by nature, is a prebiotic. Pero sa loob ng prebiotic, nandiyon vitamin C, vitamin A, kompleto siya, marami siyang laman.
So in general, ito yung antioxidant. Yeah. Na, Guyabano. Kinuhaan na natin ingredient. Natural antioxidant. So Guyabano ang pinaka-active ingredient. Yeah, oo. Kung saan natin kinuha yung mga active biomarkers natin. Okay. So again nga pala, mabalik po tayo no. Dito po sa mga ano natin, sa mga vitamins natin. Tuwing kailan po ba dapat iniinom tong mga vitamins po natin dito? Okay. Kung ikaw talaga ay lalabas ng yung bahay, basically ang vitamin C dapat mong inumin sa umaga. Sa umaga. After mo na kumain, at least more or less 1 hour. More or less 1 hour siya. Oh, 1 hour after eating. Okay? So as with the zinc, pwede mo inumin ang zinc kung hindi ka acidic, hyperacidic, na walang laman andiyan. Pero kung acidic ka, kain ka talaga. So bago ka lumabas, kasi efficacy ng zinc, napapasok siya doon sa cellular level mo 4 hours. 4 hours after eating. 4 hours after eating. Oh, so nag-activate na yung zinc sa katawan mo. Okay. So and how many capsules per day po ba? For the vitamin C, for normal daily requirement, 1 capsule lang siya. Pero pag ikaw sinisipon-sipon, pwede mong inumin umaga, tanghali at hapon. Sa vitamin C. O, tatlo. Parang ako, pag lumalabas kami, 2 iniinom ko. Dalawa po agad? Oo, 2. Kung okay lang yun. Kasi requirement ko, gagamitin ng katawan ko yun. Pero nasa bahay ka lang, isa lang. Hindi ka naman exposed, hindi ka ma-stress. So, marami tayong importante na i-consider. Sa zinc talaga, requirement lang talaga, isa. Pero, pag ikaw ay nakaramdam ng hindi maganda sa katawan mo, pwede ka uminom ng umaga at hapon. Ang zinc, okay? Okay, so again guys, PreProBio Vita C, 1 hour after eating. Yeah. And then itong zinc plus? No, one hour after eating, pwede ding walang laman ang tiyan kung hindi ka acidic. Mm-hmm. Pero kung acidic ka, ay kailangan mong kumain muna bago ka uminom. Okay. Tapos, 4 hours ka, mag-take effect na yung zinc mo. Na protection na niya ang katawan mo. So, thank you po. Thank you po, Sir Rolly. So, ayun guys. So, yun yung mga... Dapat tandaan. Tandaan, oo. Oh. Pag bumili na kayo nitong ating mga vitamin C, yes. Zinc, at Advance. Napakaganda talaga ng mga products ng Natasha Wellness. Natasha Wellness. Sobrang daming benefits. Yes. At talaga namang... Mayaman talaga sa antioxidants itong PreProBio Anusal, no, na tumutulong sa ating katawan para labanan yung iba't ibang mga harmful free radicals dito sa ating body. Yeah. Apart from that, mataas din ang fiber content ng bawat capsule natin at rich din ito sa vitamin C, na perfect for digestive health and immune system. Wow, at di lang yan, kasi nagpo-promote din ito ng balanced gut flora to improve our digestive health. Diba po? Sobrang galing talaga ng Natasha Wellness, guys. Yes, at totoo nga pala yung balita, no? Na itong Anusal Advance, talagang advanced protection din ang may bibigay nito sa atin. So very, very helpful para sa lahat ng mga viewers natin today. At meron din itong 6 billion lactobacillus for only 345 pesos. Wow! So, para po sa mga members, yes, sobrang affordable niyan. 6 million? Billion? So, 345 pesos. Sobrang sulit niyan, guys. So, para po sa mga members natin at mga suki na naghahanap ng food supplements, mayroon po tayong 3 bago sa Natasha. And again, guys, ito po ang PreProBio Vita C, Zinc Plus, and Anusal na available sa Natasha branches and of course sa ating Natasha app. Ayan. Okay. So, complete-kompleto. So, kompleto-kompleto na talaga guys. Kayo na lang hinihintay. What are you waiting for? Lahat na ng channels meron tayo, order na. Yes, order na. And that's all for this episode of Natasha TV. And we hope na marami kayong natutunan sa ating kwentuhan and discussion today with our very special guests. That is right, Jazz. And of course, guys, again, pwedeng-pwede po kayong magpa-member sa Natasha through our Natasha app. Free lang po ito at pwede kayong makakuha ng up to 40% discount.
Plus, pwede din po kayong makapag-avail ng Natasha Express Delivery. Wow. And okay, again, that is it. That is it for this week. Once again, I am Neil. And I am Jazz. Ang mga online kakwentuhan ninyo sa Natasha. Magkita-kita po tayo ulit sa another exciting episode only here at Natasha TV!